Maraming salamat po si Sir Albert, panayang host ngayon, ano, Sir Jojo. May bagong career si Sir Albert. Magandang inipilit niyo, Sir Bat. Magandang umaga po sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, sa ating pong mga konsehal, na makasama po natin mula sa national government agencies at sa mga kawani ng ating anong sector na nga to? Economic sector and environment sector. No, magandang umaga po sa ating lahat. Siguro nakikita naman po natin na unti-unti na po tayong naglilipat sa ating temporary na bahay sa May Bridgetown. Ang temporary city hall po natin, medyo mabigat na trabaho pero kinakaya naman po. At unti-unti nililipat na natin yung mga gamit, lalo na yung mga mabibigat na gamit siguro. Magandang unang ilipat na natin doon. At least pag nakalipat po tayo doon, magkakaroon na tayo ng peace of mind. Lalo na yung DRMO natin na lagi pong pinapaalala sa atin ang mga panganib. Ano? So hopefully, maging maayos po ang lahat. Papasalamat tayo dun sa lessor natin kahit di pa formally nagsimula yung kontrata, pinayagan na tayo unti-unting maglipat, ano? So hopefully everything goes well. May mga iba tayong operations, medyo mahirap talaga yung sa BPLD natin, yung renewal sa January, medyo maiiba ng konti, pero ako po yung nagtitiwala na basta't magtutulungan tayo, kakayanin po natin ito. At kaugnay nito, syempre maglilipat tayo para nga maayos po natin ang city hall natin. At sabi nga natin, kung gagawa na lang din tayo ng proyekto na medyo malaki gaya ng pag-aayos ng city hall, ay gandahan na natin. Gawin na natin siyang future proof that will be good to 50++ years. Dapat at least 50 years, kung kaya 100 years, pang 100 years yung gagawin natin. Kasama hindi lang yung building, kundi pati yung teknolohiya, yung DRM features natin. At mukhang maayos din naman po lahat ng proseso para sa bagong city hall natin. Hindi pa natin napipirmahan yung kontrata dahil ito po, para sa kaalaman ng lahat, ay design and build contract. Hindi po siya regular yung nakasanayan po natin na procurement para sa infrastructure. Ulitin ko po, ito po ay design and build. So bago po, after ng notice of award, at bago po yung contract signing natin, kung saan po formalize na talaga natin yung partnership natin dun sa nanalong bidder, ay kailangan isubmit niya po lahat ng details, lahat ng detailed estimates na hindi pa kasama yon sa bid. Okay, meron na siyang initial na price estimates siyempre dun sa bid. Kaya nga niya narating yung presyong yun. Pero ito po, mas detalyado pa po yung kailangan natin bago tayo mag-contract signing ayon sa batas. Kailangan na po, pati yung mga brand, yung exact prices per unit, pati yung mga brands na gagamitin. At ito po, hindi lang yung para sa building, kundi para sa halimbawa, yung furniture, kasama kasi dito pati fit out, kasama dito pati yung computers, yung laptops. Kaya yung 9 billion po na pinag-uusapan natin, hindi po siya building lang. Yan ang kailangan paulit-ulit natin ini-emphasize. Kasi kung 9 billion yun, mahal yun para sa building. Pero ang ginagawa po natin, lahat ng maisip niyong kailangan sa City Hall for the next X number of years, nandito na po. Hindi po natin finishing yung project. Madalas po kasi, pag tiningnan po natin, ayoko naman po magbanggit ng kung saan o kung sino, anong LGU, kung anong ahensya ng gobyerno. Madalas po kasi, ang ginagawa, pag may malaking project, sinisplit o hahatiin, gagawin ito, phase 1, ito muna, phase 2, para kunyari hindi masyado malaki. Tayo hindi tayo ganun. Ngayon pa lang tayo makakakita ng proyekto na ganito kalaki, na ganito katransparent mula sa pamahalaan. Lahat papakita natin mula sa malaki hanggang sa maliit. Lahat, gagawin. Hindi natin sa chap-chap, di natin pre-facing, kahit sabihin na medyo malaki. Malaki talaga. Kasi napaka-importante po. Wala na po mas importanteng proyekto dito sa gagawin natin. At muli po, kaugnay din ito. Siguro, antayin natin ilang linggo bago ko ma-submit sa inyo, ma-presenta sa taong bayan. Yun nga, yung mga price estimates, pati yung mga brand na gagamitin, i-ano natin yan, ipapublish po natin lahat, i-announce
siguro gagawa rin ako ng medyo maiksing video or briefer para sa kaalaman po ng lahat at pwedeng talagang buklatin, talagang pwedeng tingnan at ano, hanggang sa huling piraso ng kung ano man, sa huling pako na makikita po natin kung magkano lahat yan. Ano? So sa ngayon, hayaan nyo muna yung mga iba dyan na gumawa ng kwento, ano, total, ginagastusan naman nila yan. Alam nyo, may naduklasan po tayo nung weekend na medyo, sa totoo, medyo nakakabahala, pero hayaan na natin sila. Pero kailangan ko lang pong sabihin para i-raise natin yung guard natin. Kumbaga, mag-ingat po tayo. Dapat alam po natin na nangyayari po ito sa ating lungsod, pati sa social media. Meron po tayong nakita nung weekend na bagong page na nung tiningnan po yung mga followers, puro mga Vietnamese. So sa madaling salita, 100,000 na followers, halos lahat trolls. Kasi nagulat kami, 100,000 kaagad yung followers. Ang medyo kailangan pag-ingatan natin ay may mga tao talaga na handang magsinungaling, ang handang gawin ng kahit ano para lang sa posisyon, para sa kapangyarihan. Ito pong page na ito na puro trolls, 100,000 trolls po yung mga likes niya. Sa totoo, konti lang naman ang nakakapansin pa. Pero ang medyo nakaka-alarma, yung mga post po nito ay puro pabor sa atin. Puro magaganda yung sinasabi tungkol sa atin. So ibig sabihin, siguro yan yung style nila para isipin ng mga tao, ay ano yan, totoong page yan, o kaya page ni Vico yan, o page ng Mayor yan, puro pabor sa atin. At in-anticipate natin na pag medyo, a few months from now, pagkalipas ng ilang buwan, ay yan naman po yung i-weaponize o gagamitin para sa disinformation. Ito po yung gagamitin para magkalat ng faking balita o fake news. Kaya ngayon pa lang, maging aware na po tayo. Maging aware na tayo na may mga tao po na handang gumastos ng milyon-milyon kasi hindi po mura yung ganyan. Although ako, never ako nagkaroon ng ganyan, pero syempre maraming nagpapakita sa akin kung magkano yan, kung ano yung, di ba? So mag-ingat lang po tayo. Yan lang po ang sinasabi ko. Kasi kritisismo, walang problema eh. Kung sabihin na yung ginagawa natin, hindi, bukas po tayo sa kritisismo. Tayo nga yung nagtatag ng ugnayan sa Pasig para marinig natin yung feedback, positibo man o negatibo. Pero ang ayaw lang natin ay yung faking balita. At nakikita natin, meron mga nagmo-mobilize para po rito. Kaya iniigayat ko po ang bawat isa na lalo na pagdating sa social media, pag may naririnig tayo mga balita, i-verify natin, tingnan natin yung pinagmumulan. Para po hindi tayo magulo, ano? Para dire-diretso lang po tayo dahil alam po natin maayos ang ginagawa natin at higit sa maayos ay transparent. Bukas po ang ating pamahalaan at patuloy po na ganito ang gagawin natin. So muli po, mag-ingat lang tayo sa mga nakikita natin. Hindi porket nag-post ng maganda tungkol sa atin ay tunay po yun. Kailangan talaga mag-ingat, mag-doble. Triple ingat po tayo sa lahat ng mga nakikita, nababasa, napapanood po natin. Muli po, summarize ko lang po, may notice of award na yung bagong yung gagawa po ng City Hall natin. Bago po pirmahan yung kontrata, may mga kailangan pa silang isubmit. Yun din yung inaantay ko para makapag-present ng briefer sa inyo kung saan nandun na lahat ng pinakamaliit na detalye. At sa ngayon po, magta-transfer na tayo unti-unti for our peace of mind sa temporary City Hall natin. Maraming salamat sa kooperasyon ng bawat isang kawani natin. God bless sa ating lahat. Adjourn na po tayo.